Pinagsasaluhan natin ang kanyang pag-alay ng sarili upang ang kaligtasang kanyang ibinigay ay buong-buong nating makamtan. My dear friends, nakakalungkot. Sa mga inimbita, tatlong klase po ang mga kasagutan. May mga inimbita na umuo, ngunit pagdating ng oras ay hindi nakarating sa kahit anumang kadakilanan. You know, may mga nakakausap ako, Father, sobrang hirap ng buhay, sobrang daming gagawin, ay hindi na po ako nakakapagsimba sa araw po ng Linggo. Ang sagot ko na may eto, simple, ay siguro kaya ka nahihirapan sa buhay, ay sapagkat hindi mo binibigyan panahon ang Diyos na siyang pwedeng makatulong sa iyo. Kaya ka siguro hindi nabibless, ay sapagkat hindi ka nakakasama sa blessing na nais niyang ibigay sa kanyang sambayanan pag ito'y nagkakatipon sa kanyang pangalan. Pag nagkakagulo ang buhay, pag masyadong marami, alam niyo, madaling magdahilan na hindi ka makakapunta sa simbahan. Madaling magdahilan na hindi ka na nakakapagsimba. And yet, katulad nga ng ating ebanghelyo sa araw na ito, yung mga hindi nakarating, hindi naman sila lahat masasama, mga mandurugas, no, pumapatay ng tao o mga kriminal, hindi. Anong kadahilanan, ba't hindi nakarating? Eh, yung isa kasi may negosyong dapat puntahan. Eh, yung isa kasi may pupuntahang ibang imbitasyon. Yung isa kasi busy sa buhay. My dear friends, it is true what they say. The greatest enemy of the best is not the worst. The greatest enemy of the best is the second best. Ibig sabihin, hindi man masama na ikaw hindi nakakarating kasi maglalabada ka sa araw na to. Hindi naman masama na sa araw na to, mag-o-overtime ka ng konti para may pandagdag sa iyong mga gastusin. Hindi naman masama at sa araw na ito, ipupuntahan mo ang isang taong hindi mo nakikilala. But my point is, God says, sa gagawin mo ito, ay huwag mo naman akong kalimutan sapagkat sa akin lahat nang gagaling ang mga biyayang iyong pangangailangan. I'll tell you of a real situation at turo ng isang babaeng hinahangaan natin, si Mother Teresa ng Calcutta, India. Naikwento ko na sa inyo na minsay dyan sa community niya sa Tondo, may mga grupo ng mga sisters ni Mother Teresa diyan na nagtayo po sila ng isang community where ang mga sa Tondo, yung talagang hirap na hirap, every now and then dadali nila roon at doon na lang patutulugin para makapaligo ng maayos, o kaya ito yung talagang walang-wala na yun, pinagkukuha nila yun sa mga lansangan at doon para makakain man lamang at makahiga sa isang higaang maayos. There is a big hall, malaking hall po yun, parang dormitory style. Mayroon ho akong kaibigan, tinignan niya, pumunta, at sinabi niya, yung mga madre nangangailangan ng floor polisher. So, pinadala niya. Maniwala ba kayo, tinanggihan ng mga madre? Bakit? Kasi ayon sa kanila, sila po'y may tatlong vows. The vows of chastity, poverty, and obedience. May pandagdag na apat. Hindi lahat ng kongregasyon may pang-apat na vows sila, pero mayroon. At itong pinangako nila sa sarili. Kami po'y magsisilbi ng may tuwa sa puso. At ang aming pagsisilbihan ay the poorest of the poor. Pag gumamit daw sila ng sinasabing electric polisher, hindi masyadong kita yung kanilang pagsisilbi. Kaya pag sila magsisilbi, nais nilang sila yung nakaluhod, kamay, pupunasan ang sahig para makita ng iba na ito'y may tuwa na kanilang ginagawa para doon sa mga pinagsisilbihan. Dugtong ni Mother Teresa, sisters, yung ating ginagawa, hindi natin kayang gawin yan. Hindi natin kayang pagtiyagaan yan kung tayo'y hindi magbigay panahon na magbabad sa halapan ni Kristo na ating pinagsisilbihan. Kaya kung kulang tayo sa dasal, kung kulang tayo sa misa kung saan ang biyay ating matatakap, di natin kakayanin yung ating ginagawa. Dugtong pa niya, pakinggan niyo itong mabuti. Sisters, para sa ating lahat,
sa akin, 4 oras araw-araw. Pero sa inyo, required ko sa mga madre natin, minimum ng 2 hours a day sa harapan ng Panginoon. Sa misa, sa dasal, sa pag-visit sa Blessed Sacrament, ang isang madre, kung nais niya na maging maayos ang kanyang ginagawa at magbunga at pagpalain, 2 hours every day ang dasal. Pero kung busy kayo at ang dami niyong gagawin, sisters, dapat ang inyong dasal, 3 hours. Baliktad. Bakit ganon? Kasi habang parami ng parami ang trabaho mo, dapat pahaba din ang pahaba ang dasal mo. Yun ang kanyang paniniwala. Why? Because dito sa banal na misa, dito sa iyong pagdarasal, makukuha mo ang lahat ng iyong pangangailangan at ang iyong ginagawa ay sinisigurado ng Diyos na tunay na magbunga. Madali ang mag-excuse na ikay hindi nakakarating sa misa. But I will tell you will probably be missing what you are truly longing for. Ako hituwang-tuwa nitong mga huling araw. Halos every other day, may tumatawag po sa atin galing ng Saudi Arabia. Si John Michael Tariman, siya po ay nagtatrabaho kasama ng 1,000 Pilipino sa isang university sa Jeddah, Saudi Arabia. Alam niyo naman sa Saudi Arabia, bawal ang misa. Sa Saudi Arabia, bawal ang nagsusuot ng krus o may tanga na Biblia sa public. Naghahanap ka ng pagbibilanggo at sakit sa ulo. And so, wala silang pagkakataong magmisa roon. Ito si John has been calling us up to tell us, Father, we are just so happy na nabubuksan namin ang internet at kayo'y sabay-sabay naming napapanood sa inyong misang ginagawa. At kami feel na blessed. At Father, alam po namin na kung hindi po kami nagtsatsaga na manood man lamang o makinig sa inyong sermon, o kaya maging kasama kahit sa spirito at kahit sa television lamang sa misang inyong ginagawa, Father, ang challenge namin dito matindi. Marami na sa amin na nagkakaroon ng mga relationship sa mga babaeng hindi namin asawa. Sa hirap ng buhay rito, sa kalungkutan, Father, kung wala ang misa, na hindi naman namin pwedeng mapuntahan, wala po kaming pari dito, Father. But because even the television mass is a great gift para sa atin. Kaya gumawa pa nga sila ng isang grupo roon, tawag niya ay SEBOL, ng ibig sabihin, the Saudi Ecclesiastic Brothers of Orders and Laymanship. Layman kami lahat, Father. Pero kahit paano gumagawa kami ng pamamaraan, ng salitan ng Diyos ang siyang aming maging gabay. At ang misa ninyo ay panggagalingan ng inspirasyon para sa aming lahat. Antakin mo yan. Eh tayo, sometimes yung simbahan natin, nasa kanto lang, hindi pa tayo nakakarating. Pero itong mga ito, ramdam nila na kung wala ang misa, kung wala ang biyaya ng Diyos, imposible na sila'y tunay na mabibless. Pagdasal natin sila, nakakatuwa din ang sabi, Father, sobra kaming blessed. Kahit paano, gusto naming sumuporta sa inyong television program. Kaya kumawag na naman kahapon, magpapatadalaw kahit ng konti. And I said, whatever is in your heart, and it is your desire that the Mass becomes a continuing blessing para sa iba, then you are truly most welcome. My dear friends, may mga iba naman na nakakarating sa misa. But even as Jesus in the Gospel of today says, may mga nakarating sa misa, sa banquet, pero nakitang hindi nakadamit ng maayos. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Simple po. May nagsasabi, Father, hindi na ako nagsisimba kasi wala naman ako nakukuha na sa misa. Ang sagot ko sa kanya, medyo nagulat siya. Eh, baka naman kaya hindi ka nabibiyayaan at wala kang nakukuha sa misa. Eh, kasi wala kang dinadala. Anong ibig mong sabihin, Father? Pumupunta ka ba sa misa? Anong hangad mo? May disposition ka ba